What's up, managers? So, ayun mga sir, Bopis, pipiturahan ko po sir tong ano, tong mga hub na nilighten ko po, mga sir. So, ang ginamit ko po palang pinanglighten dito sa mga to is barena. Ayan, ito po. Binutasan ko po siya ng ano, ng barena. Una, binutasan ko ng barena sa mga ganito. Tapos, kinat ko po siya gamit na cutting disc na maliit. Bakit po, sir, maliit? Para hindi siya lagpas-lagpas pagka, inano, pag kinat siyang ganon. So, yun, tara. Lilihain ko muna, mga sir. So, ayun po, mga kabopis. Ang gamit ko po pala na, ano, na liha. 240 po, mga sir. 240 po ang liha niya, yung galas. Lalagyan po ng ano, ng joy para po ano, mawala yung mga langis-langis niya. Kasi may mga langis na nakalagay ito, hindi po doon kakapit yung pintura, kaya obligado po lagyan ng joy. Sabi joy ba? Max glow, basta dishwashing liquid, mga sir. Liha-liha na po tayo, mga sir. So, puputulin ko po muna, baka po mainip kayo. So, balik na lang po ako after 5 minutes. Yo. So, yun mga kabotis. Pipintura na po tayo. Primer po, primer. Ang gamit ko po ay Samurai. Samurai na primer pa mga kabotis. Yan, ganyan lang po ako mag-spray. So, habang nag-i-spray pala ako mga kabotis, sasagutin ko po yung mga tanong po sa comment po, sa mga tanong po sa akin. Ilang minutes interval lang pagpapatuyo, boss. Sir, para sa akin po kasi 5 to 8 minutes sapat na po, sir, para patuwan po ng pangalawang coating. Tanong naman po ni boss Jekyll TV. Boss, ilan apply mo sa clear coat? Sa clear coat naman po, sir, dalawa po. Para po mas makapal, mas maganda. Tsaka po pwede po natin siyang tirabing. Tapos, tanong po ni Jason Rumos. Boss, okay lang po ba kada tapos pag-paint, bilad agad sa araw para bilis matuyo or bawal? Baka kasi magbukol-bukol. Sir, dapat po talaga direct to the shot. Pero ako po kasi, after 5 to 8 minutes, direct to the shot, inaalis ko na rin po agad kasi para sa akin lang, sir, parang hindi maganda yung pagkakapintura niya, parang malambot. Sana po nasagot ko. Saka si Boss Ostec PH. Boss, magkano po lahat na gastos? Repaint din sana ako motor ko, Wave 125. Ilang paint po na gamit? Sir, pagka po flaring lang, sir, ang nagamit ko po, bali dalawang primer, dalawang main color, saka dalawa pong top coat. Sa flaring lang po yun, mga sir. Tapos, tanong naman po ni Junel Mabolok. Lodge, anong number gamit? Anong number ng paint ng red meron? Kasi nabili na red, iba kinalabasan. Red na may pagka-orange. So, sir, bibilin po ninyo is Signal Red, number 23. Ayan po. Para po pulang-pula. Pero bago po natin siya i-apply, kailangan po muna natin ng puli-puti na base coat. Tanong naman po ni ano to? Kahirap naman basahin ang pangalan mo. Boss, may kulay violet ba na Bosni? Meron, sir. Meron po tayo niya sa Bosni. Si Shane Perez naman po. Boss, pwede po ba white na lang imbis na primer? Orange po, main color. Yes po, ma'am. Meron po tayong flat white. Meron pong flat white na Samurai po. Hindi ko po sure kung meron po sa Bosni. Boss, location mo. Tanong naman po ni Jejomar Fowler. Boss, location mo. Magkano magpa-repaint sa'yo? Sir, Ruben Sia po ako. Yung about naman po dun sa kung magkano po ang pa-repaint sa akin, sir, hindi po pinag-uusapan niya, sir. Kung magkano lang po ang iabot niyo, sir. Hindi po ako mareklamo. Yun po, sir. Tapos,
Ay, wala na po pala. So, yun lang po. Sana po nasagot ko po ang inyong mga katanungan. So, tuloy na po sa pagpipintura. Medyo bagya-bagya lang po mga sir ang ating mga pagbuga-buga para po hindi mag kolbo-kolbo. Mabigat pala mga sir. So, mga aksi manager po dyan, baka naman po pwede nyo kukuling scholar mga sir. So yun, okay na po natin applyan ng primer mga sir. Full storage na po yata ako. So yan po ang primer mga boss. Uy, nakaiti pa ako. So antay po tayo ng 5 to 8 minutes mga sir. Tapos tutuloy ko na po ulit yung ang kulay po pala nya is metallic silver saka itim. So babi muna mga sir. So ayun, 10 minutes done. 8 minutes pala. So pipinturahan ko na po siya ng black, number 39 black. So subukan ko po itong na-order ko sa Shopee na yun ko, spray baril, gyan, chuchu. So pipinturahan ko na po sir ng mga kulay itim. Kasi itim po itong ano na to. Yung outer part po niya is itim, tapos yung mismo pinaka-hub po niya yun po yung metallic silver para po meron po tayong kaunting design. Yan, ganyan-ganyan lang po muna buga-buga mga boss. Yan, yun po muna siyang pangit yung ganyan, pangit na yan, pangit talaga, napaka-pangit na pintura. Kita po ba sa camera? So yan mga sir, ganyan-ganyan lang po muna ang pagpipintura natin sir. Konti-konti lang. Daka muna sa lupa. Ito pala, silver pala to. Ay! Medyo glossy lang mga sir yung ano, napansin ko. Primer na ginamit ko sa ginamit kong samurai na primer, medyo glossy siya unlike dun sa boss ni, medyo matte siya. Okay, ganyan muna mga sir. So again sir, after 5 minutes or 8 minutes babalikan ko po siya, ulitin ko po siya ulit, then katapos po nun clear coat na, tapos yun boom, medyo cut ko po muna mga sir kasi mahaba na, baka mainip ko yun, makatulog kayo dyan mga sir, baka umalis kayo. Pero syempre mga sir, habang nandiyan pa kayo pakisubscribe naman, saka kalimbangin mo na rin yung notification bell para updated ko sa mga kalokohan ko. So yun mga sir, ano, cut muna. So ayun pala mga kabopis, ano, discarte pala dito kasi itim tong loob nito, tapos silver yung labas. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng grasa bago siya pinturahan. So ayan o, tingnan niyo mga sir. Oh jiba! Ayan, hindi mo na kailangan mag tape, grasa lang, okay na. Yung grasa para mabilis matanggal o. Oh jiba! Nakita niyo ba? So yun ah. Ano ah, yan na yung nilabasan nung pininturahan ko mga sir. So ang gagawin ko na lang na next is babakatin ko yung mga ito, yung nilighting ko. Para makita yung design niya. Shopee! Bakit yan nag-chat, Shopee? So yan mga sir, babakatin ko siya para
Kitang-kita naman yung pagkakalight niya, hindi ba mga sir? So yan. Nakahanda na yung gagamitin kong barena at yung mga talim niya. I'll be back soon. So yan mga bopis, kailangan natin bakatin para siyempre. Mahalata naman yung pagkakalighted ko mga sir. Naghahanap po pala ako ng manager sa Axie. Baka ngayon po ko i-recommend sa akin. Eh. So yun mga kabopis, ito na lang, konti na lang, ito, saka to. Babalingan mo na lang kayo mga kabopis, basta ganoon lang pang proseso nyan. So yun. So ayun mga kabopis, natapos ko na po yung aking DIY lighten sa repaint na hub po. So ito na po ang kinalabasan nya. Yun. Wow! Hoping po na maikabit ko na po siyan mga sir. Maikabit na po rin may aking project bike soon. Tapos sinabi ko na din po yung DIY lighten ko na swing arm na plus 2 o plus 3, di ko po alam. So yeah, tapos yung nakikita nyo pong logo ng Works Tech na yan, galing po siya dun sa sirang swing arms ko dati. Tapos kinuha ko yung logo, nilagay ko dyan para magmukha namang binili. Di po ba? So yun mga kabopis, kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo dyan sa baba para po masagot ko kahit papaano. At nun eh, meron po ako mahal content. So ayun mga kabopis, any suggestion niya po para sa aking project bike. Ang rim po niya is kulay pula. Tapos ito po yung kanyang, mga hubs, mga flange, tapos yung mga ganyan, mga yan. So papakita ko po yung aking project bike at soon talaga. Mag-comment na po kayo sa baba para po sa ibang suggestion niyo po sa kanyang magiging concept. So yan, yan po ang aking project bike soon mga kabopis. XRM110 po yan. Dati po siyang 2000cc. Hindi, joke lang. So mag-comment naman po kayo dyan sa baba para po matulungan nyo ako sa magiging concept po niya mga sir. So yan, class conversion rin po yan na DIY din po. Winelding-welding ko po dun sa may bracket-bracket niya. Tapos pinatono ko na lang po dun sa mekaniko talaga dahil hindi po ako marunong. So ayun mga sir, comment na po kayo sa baba sa magiging concept niya. So yun lang, back to reality. Tulungan niyo po sana ako. So yun lamang po, pero dyan ka lang. I-close up ko to para sa montage. So yun, stay tuned. Kukawaii.